Alam natin na noong panahon ng pandemya ay subsub kayo sa pagpapakalat ng mga impormasyon na makatutulong sa ating mga kababayan. Pero sa kabila po nito, merong mga nagko-question, no? Doon sa bakuna natin dahil unang-una nakakuha tayo ng bakuna mula sa China kasi nga medyo pahirapan dito sa western na mga klase ng bakuna. No, ngayon, isang report ang inilabas po ng Reuters kaugnay nga po sa mismo ang Estados Unidos ang gumawa ng hakbang para sirain ang China at unang-unang naganap yata. Di ko lang alam kung unang-una ba ito, pero malinaw na nakita nila na yung disinformation kaugnay doon sa paglaban natin sa pandemya ay dito po sa Pilipinas sa naganap. Nabasa niyo po yung report na ito, Attorney? Ay, isa ko sa pinakaunang nakabasa niya, no? Dahil doon pa lang sa Reuters nabasa ko na, no? At talagang hinimok ko ang ating mga kaibigan sa media na i-republish yan at na-i-republish naman. No? Napakatindi po ng galit ko nung nalaman ko yan. Kasi napakahirap nga po na hikayatin noong mga panahon na yon ang ating mga kababayan na magpabakuna na, lalong-lalo na yung panahon na Sinovac lang available. Partner Admire, sa totoo lang, sino ba naman ang ayaw sa Moderna, sino ba naman ayaw sa Pfizer, pero ang katotohanan, pinagkait ng mga mayayamang bansa itong mga bakuna nila hanggang hindi mailigtas ang kanilang mga kababayan. No? At tanging China lang ang nagbigay sa atin ng Sinovac. No? At napatunayan naman po na wala naman po pagkakaiba yung Sinovac at saka dun sa mga ibang mga bakuna pagdating dun sa pagsasalba ng buhay laban sa COVID. At marami ang nagsasabi na pinaka-safe itong Sinovac kasi ito ay ginagaya yung virus na coronavirus para magkaroon ka ng immunity. No? So kumbaga, natural siya, no? Hindi siya synthetic. Pero nangyari po dahil nga nagkaroon ng disinformation, abay natakot po mga Pilipino dito sa Sinovac. No? At ang aking iniisip, ilan kayang mga Pilipino ang nasalba natin sa kamatayan kung sila hindi natakot dun sa disinformation na ikinalat ng mga Amerikano. At talagang nakakagalit na palibasa gusto nilang siraan ng China, e pati yung kalusugan ng ating mga kababayan ay pinaghimsukan nila, no? Dahilan na ang dami talagang namatay na hindi dapat namatay sana, no? Kung nagkaroon lang sila ng Sinovac. Tandang-tanda ko yung problema sa Sinovac kasi hindi nga namin maintindihan na matapos pagkatagal-tagal na wala tayong makuhang bakuna, finally may bakuna, abay walang gustong magpapakuna. Kaya nga gumawa kami ng mga pamamaraan kasama na yung pagtuturok ng mga doktor sa PGH para hikayatin ang lahat. Alam mo yung Dr. Salvania, no? Isa siya sa talagang infectious disease specialist, no? Ay talagang napaiyak siya nung siya ay nakuha na pakunahan na ng Sinovac kasi talagang napaka emotional yung response niya na sa wakas ay pinlaban na tayo sa COVID na yan. Pero dahil nga dun sa disinformation, parang nabaliwala yung kumpiyansa na nais nating itaguyod, no? Na gamitin na yung Sinovac dahil naririyan na yan, no? So sa akin talagang hindi po katanggap-tanggap yung ginawa ng Amerikano. Yan po yung nagpapakita na wala silang pakialam sa buhay ng mga Pilipino. Kaya yun sa mga tao, mga nag-iisip na mga Amerikano ay kaibigan natin, kaya na po, hindi po yan tinanggi ng Pentagon, ha? Inamin po nila yan. And ang sabi pa nga nila, we stand by it, no? So talagang nakakadismaya po dahil they stand by it daw. Ang katunayan naman is, miski namatay ang mga Pilipino dahil sa ginawa nila, hindi po yan gawain ng kaibigan bansa. At nagpapatuloy pa po ang kanilang disinformation laban sa China, no? Tandaan niyo po yung disinformation nila laban sa Sinovac para mawalan tayo ng tiwala sa China. So ngayon mga pangyayari na ang mga Chino ay ginagawang mga kalaban ng Pilipinas, naintindihan niyo naman po, kabahagi talaga yan ng well-funded disinformation campaign laban sa Pilipinos, laban sa mga Chino. At sana isipin ninyo anong dahilan ng Amerikano para gusto nilang magalit ang mga Pilipino sa China. At siyempre, obvious ang dahilan na yan dahil gusto nilang pumanik ang mga Pilipino sa Amerikano. Pero hindi po yan gawain ng kaibigan. Ang tingin ko, ang totoong gawain ng kaibigan ay yung nagbigay sa atin ng bakuna sa panahon na wala na tayong ibang makuhanan ng bakuna kesa dun sa sisiraan pa yung bakuna at sila naman mismo ay hindi nabigay ng bakuna. Mm-hmm. Social media ang kanilang ginamit dito, attorney, para maipakalat ang misinformation. Pero naniniwala ba kayo na hindi lang social media ang ginamit ng US military para rito? Kasi marami din po, lalo na yung mga nasa oposisyon na friends ng Estados Unidos,
ang nagpakalat nito at kumbaga yung impormasyon na hindi mapagkakatiwalaan ng mga produktong Chinese, hindi lang yung sa bakuna, pati yung sa mga face mask at kung ano-ano pa, diba, matatanayo, kayo po yung tagapagsalita, marami din pong mga politiko na ganito rin ang kanilang mga pahayag. Well, alam na natin kung ba't ganyan ang pahayag nila. Kasi kasama sila dun sa disinformation campaign. Kumita sila. Dahil dun sa report, malinaw na pinaglaanan ng pondo ng Amerika itong disinformation. So lahat ng mga naging spokesman ng mga Amerikano para siraan ng Sinovac, at kung papansin ninyo ha, kung ano yung linya ng Pentagon, yan din ang linya ng mga Pilipinong yan. Mga taksil talaga sa Pilipino. Nais pa nilang mamatay ang mga kapwa Pilipino nila para itaguyod ang interes ng mga dayuhan, no? Kesa isalba yung buhay ng kanilang mga kababayan. Huwag niyo pong kakalimutan, kabahagi po yan ng bayad na disinformation campaign. So ngayon po, malinaw, meron po talaga nagpapakalat ng fake news, hindi po ang Duterte administration. Sinasabi nga ng Amerika, ironclad yung kanilang commitment, at sa mahabang panahon, kaalyado ng Estados Unidos ang Pilipinas. At yung lumabas na sa press conference ng isang dating US Marine Intel officer na sinasabi niya, kalokohan yan. Hindi friends ang touring talaga ng Estados Unidos dito sa Pilipinas. Nakikita niyo po ba magkakatugma itong tunay na galawan sa mga pahayag din po recently lang, attorney? Tugman-tugma. Dahil ang gusto nga nila, magalit ang Pilipino sa China. Dahil ang interest nila ay para magamit nila tayo, no, yung teritoryo natin sa kanilang ninanasa na talagang matigil ang patuloy na paglago ng bansang China. Ang aking panawagan, pureba na po ito ha, mga kababayan, na walang pakialam sa buhay ng Pilipino mga Amerikano. Kaya nga ngayon kinakaladkad tayo sa gera, maging malinaw po tayo. Wala po silang pakialam kung mamamatay ang mga Pilipino sa gera na yan, dahil ang ninanais lang nila talagang masupil yung galang ayaw na sumiglang bansa. Pero hindi nila gagamitin ang sarili nila mga mamamayan. Malinaw na po yan, no, na kung paano nila sinakripisyo ang buhay ng mga Pilipino dahil dito sa misinformation campaign na ito, ganyan din ang gagawin nila sa Pilipinas kapag sila ay nag-proxy war laban sa China, hahayaan nilang mamatay ang mga Pilipino para sa kanila.